Can infant drink VitaPlus? Nakalagay po dyan, yes. Pwede. Anong month pwede? 6 months pataas. So, 7 months, technically. Bakit? Kasi meron ng batas. Executive Order 051. Ang tawag ko dito, Milk Code. Yan po yung tinatawag na exclusive breastfeeding below 6 months. Kailan po yan? Noong October 1986. Signed po ni President Cory Aquino. Kaya kung mapapansin nyo ngayon, wala na po tayong commercial ng mga milk formula. Yung gatas ng bata, wala nang commercial. Ang laging commercial na above 6 months. Pag below 6 months, bawal eh. Kaya wala na mga commercial. Kaya lagi sa hospital, ini-encourage na exclusive breastfeeding. Ang tanong ganito, paano kung hindi nagbe-breastfeeding yung mother? Kasi nagtatrabaho. Pwede ba silang pahimin ng First Vita Plus? Technically, pwede. Meron nga tayong premature na baby, pinaiinom na ng First Vita Plus eh. Si Giancarlo. Diba? Kaya lang, syempre, may batas, exclusive breastfeeding. So, ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng ipost sa social media. Discretion na po kasi ng magulang kung paiinumin niya yung bata niya. Meron kami, mga 2 months pa lang, pinaiinom na ng First Vita Plus Melon. 2 months, 3 months, pinaiinom na nila. 1 month, 1 week, pinaiinom na nila. So, ibig sabihin, ito batas. Eh, kung may trabaho ka, hindi mo napapainom yung baby mo, wala kang time magpa-breastfeeding, technically, pwede. Okay. Kaya lang yun nga, sa batas kasi, exclusive breastfeeding. Kung hindi ka nagbe-breastfeeding, so, depende ho sa magulang. So, clear po tayo doon. Kasi common question po yan eh. Eh, nakalagay kasi sa box eh. Not recommended for lactating mother at saka sa bata. Not recommended. Bakit? Kasi nga dahil dito sa batas na to. Pero bakit pwede? Kasi ang bata, pinakakain mo ng gulay. Malunggay daw na sili. Pinakakain mo ang bata. Diba? So, kaya pwede ang First Vita Plus. Kasi gulay lang siya. Ginawa siya ang drinks o ginawa siya ang juice. So, pwede po siya. Okay? So, madaming mga question. Tatanungin kasi kayo dyan eh. Nakalagay sa box eh. Not recommended for children. Diba? Lactating mother. Pero pwede po siya. Kasi yon, kaya nakalagay sa box. Kasi nga, mandato ho ng gobyerno yan. So, bawal yung mga claims, bawal sa ganito. Pero pwede ho siya. Kasi kung titingnan po natin, ordinary yung gulay siya. Kasi nakapasok po tayo sa food supplement. Eh, hindi ho lahat ng mga supplement pwede sa bata. Yun ang may mga kategory po ito.